Kamakailan lang ay nagulat ang mga motorista dahil ang inisyu na ng LTO na driving license ay nakaprint na lang sa papel. Maging yung official receipt ay nakaprint na lang din sa bond paper. Ito'y dahil nagkaubusan di umano ng supply ng plastic cards na ginagamit sa lisensya. Sa dokumentong ito ay may nakalagay na QR code na gagamitin sa pag-verify ng authenticity ng dokumento. Kung hindi naman daw ito dala, eh pwede naman daw kahit picture lang sa cellphone ang ipakita sa enforcer, basta malinaw lang ang QR code. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade na nagsagawa na sila ng inventory sa plastic cards noong nakaraang November 2022 at handa na rin sana gawin ang procurement process ngayong 2023. Pero nagpalabas daw umano ang DOTR ng special order noong January 2023 na kung saan ang lahat ng procurement process sa LTO na nagkakahalaga ng 50 million pesos pataas ay dapat sa kanila dadaan ng bidding o sa DOTR Central Office. Nung na-receive ng LTO ang special order ng DOTR, nag-request pa daw ang LTO na i-reconsider ito dahil maaari nga ma-delay ang procurement dahil ayon sa forecast ng LTO, yung mga buwan ng May ay magkakaubusan na ng plastic cards. Ayon naman sa DOTR, kung bakit sila mag-handle ng bidding ng ma-procurement na 50 million pataas ay dahil daw sa good governance. May 4.7 billion na bidding sa plaka at 249 million pesos sa plastic cards na almost total of 5 billion na ang nasasakop ngayon ng bidding ng DOTR. 5 billion kasi ang inilaan ng gobyerno sa LTO para sa pangangailangan natin sa mga plaka at plastic cards ng lisensya. Kumbaga sa side ng LTO, wala naman daw sila naging problema kahit noon pa man. Maging ngayong taon, wala rin naman daw sana magiging problema dahil katunayan nakaready naman daw yung LTO na umpisaan ang procurement process. Yun nga lang, nakatanggap sila ng special order na i-transfer ang procurement sa central office ng DOTR. Kumbaga second time lang nangyari yung ganito. Nung unang beses na nangyari na ang Department of Transportation ang gumawa ng bidding process, ito yung panahon na DOTC Secretary si Maroas bago pa siya maging DILG Secretary. Ang DOTC o Department of Transportation and Communication ay pinalitan ng pangalan sa DOTR o Department of Transportation. Noon pa man, nais na ni dating DOTC Secretary Maroas na baguhin ang lisensya ng mga motorista at plaka ng mga sasakyan dahil napapanahon na raw ito para maiwasan ang mga gumagawa ng mga peking lisensya at plaka na kadalasan ay ginagamit sa illegal at kriminal na gawain. Sinimulan nilang nasabing programa sa modernisasyon ng sistema sa LTO kasama ng pagpapalit ng driver's license at car plates na mahirap umanong mapeke dahil may mga security features daw ang pag-imprenta nito upang mahirap gayahin. Yun nga lang na dahil sa sobrang komplikado ng sistema, inahirapan naman sila sa mga supply nito. May kinuha kasi ang DOTC noon na supplier na pumasa umano sa mahigpit na proseso ng bidding ng LTO. Pero kalaunan, hindi pala nito kayang gampanan at punan ang pangangailangan ng LTO. Tapos kulang-kulang pa ang dokumento nito na kailangang isumite sa Bureau of Customs. Kaya nga dito nagsimulang matengga ang mga plaka dahil natengga ang mga ito sa bodega ng Bureau of Customs. Hanggang sa pumasok ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa paunguna ni DOTR Secretary Artugade, napasan-pasan ang naiwang problema ng dating administrasyon. Bagamat sa panahong ito may mga na-issue na mga pending na plaka, marami-rami pa rin ang mga hindi nakatanggap magpanggang ngayon. Pumasok ang bagong administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pangunguna ng bagong LTO Chief Asik Tugade Jr. na siya namang pasan-pasan ngayon ang kinaharap na problema ng LTO dahil sa mga backlogs nito at sa issue ng papel na lisensya. Pero ang tanong, kailan nga ba babalik sa plastic ang mga driver license? Naglabas na ng official statement ang DOTR na by July 2023 ay makaya na raw nila matapos ang procurement at magkakaroon na raw ng plastic cards. Isa sa mga contingency at polisiya na ginawa ng LTO para di maabala yung mga kababayan natin habang wala pa yung plastic cards, in-extend nila yung validity ng driver license. Lahat ng may expire na lisensya mula April 24, 2023 onwards ay in-extend hanggang October 31, 2023. Sa naging payag naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista, taliwas naman ito sa naging payag ni LTO Chief Asik Tugade. Dahil yung bidding daw ng plaka at plastic cards hindi raw dahil sa pag-issue nila ng special order. Dahil ang bidding nito ay dapat daw ginawa na ng LTO noon pang September 2022.
Kaya nung nag-issue sila ng special order noong January ngayong taon, hindi pa rin daw talaga nasisimulan ng LTO ang bidding ng mga plaka at plastic cards. Sabi pa niya na kahit nag-issue sila ng special order, kung ang LTO ay nakapag-submit agad sa kanila ng mga requirements, dapat nagawa na raw yan ng DOTR. Bukod doon, ang terms of reference na kinakailangan ng DOTR sa LTO ay hindi pa raw gawa at inaayos pa ng LTO. Ibig sabihin, hindi pa raw ready ang LTO sa pag-procure nito at nakapag-submit lang daw ang LTO ng kinakailangan terms of reference sa DOTR noong late March na ng 2023. Kaya ayon sa DOTR na kung nag-submit lang ng mas maaga yung LTO, kung ready lang sila as early as January 2023, dapat nagawa na raw yan noong buwan ding yun. Katunayan, binigyan pa daw sila ng deadline ng DOTR ng February 15, 2023, pero katapusan pa ito ng March 2023 na ibigay. Dito ay hindi na nakasagot si LTO Chief Asec Tugade sa DOTR Secretary at sinabi na lang nito na nangyari na ang nangyari na. At magtulungan na lang daw sila ni DOTR Secretary Jaime Bautista at gumawa na lang ng strategy para masolusyunan ang problemang ito. Sa madaling salita, walang gustong umako kung sino talaga sa kanila ang ugat ng problema at may kitang pareha silang nagtuturuan. Well, sa ngayon, nagtutulungan naman na ang DOTR at LTO para agarang masolusyunan ang problemang ito. Nakipag-ugnayan na rin ang DOTR sa Government Procurement Policy Board para magkaroon ng ibang way para mas mapabilis ang procurement. Habang ang LTO naman ay naipag-ugnayan na ngayon sa mga LGUs at mga enforcers para sa gayon i-acknowledge ang kanilang mga initial na lisensyang papel sa mga motorista na temporary lang naman. Dahil sa problemang ito, ipinaplano na rin ng LTO na magkaroon ng digital ang driving license sa tulong ng Department of Information and Communication Technology o DICT na sa halip na papel na lisensyang i-issue, gagawin na lang na digital driving license na magiging bahagi ng super app ng gobyerno na eGovPH na pwedeng i-download mula sa app na kasulukuyan pang binubuo ng DICT. Ang digital driving license maaari ring ipresenta sa enforcer. At para naman sa mga senior na hindi techie, maaari pa rin naman daw magpunta sa LTO para sa physical driving license. Sinasabi na magiging malaking tulong sa mga motorista itong digital driving license dahil mas makakamura na sila. Kumbaga, mas madali na lang makakuha nito kahit nasa bahay ka lang. Basta may naka-install na super app sa cellphone mo. Hindi mo na kailangan mag-leave sa trabaho para lang kumuha ng lisensya. Kaya mas magiging malaki raw ang matitipid ng mga motorista pag na-launch na itong digital. Ang digital driving license ay kasabay na ilulunsad ng DICT sa super app na eGovPH na nakatakdang i-launch ngayong June 2023. Gayunpaman, nag-resign na si LTO Chief Asec Tugade na effective ngayong darating na June 1, 2023. Nabanggit niya na isa sa dahilan ng kanyang resignation ay ang pagkakaiba nila ng pamamaraan ni DOTR Secretary Bautista. Bagamat iisang hangarin nila na mapagsilbihan ng bayan, parehas na nga ako ang DOTR at LTO na gagawin daw nilang lahat para masolusyunan ang problemang ito. Well, sana nga matapos na itong problema sa lisensyang papel dahil sa mga ganitong klase ng aberya, wala namang ibang napeperwisyo at naapektuhan, kundi tayong mga simpleng mamamayang Pilipino pa rin.